tomato, hot tomato. You know, when you talk about tomato, it's just something nice you can do. Although, I'm not going to talk about that, but I'm going to talk about that. I'm going to talk about that. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo ang mga Panginoon ng Diyos at sa inyo ang mga kasama sa isip, sa iba, sa mga at sa aking kapagulan kaya sa kasama ko sa mga Panginoon ng Diyos sa lahat ng mga Panginoon ng Diyos at sa inyo ang mga Panginoon ng Diyos at sa inyo ang mga Panginoon ng Diyos. Tawarin tayo ng mga Panginoon ng Diyos, patawarin tayo sa ating sinanan at pagbabayo na tayo sa buhay ng mga hanggang. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Ama namin, mga Panginoon, hinira mo siya sa Ignacio de Loyola para ang nagalap ng Satanan ang lalo ng ikadalagila ng inyong anak. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sabay mong dito sa tumang ibabaw kami na may pagindapating utungan kasama na sa kalagdan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo at kasama ng Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pistang Paskwa na gagatapin sa gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayo magtatrabaho. Pitong araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupang ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigtis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigtis ng ani, magpaparaan kayo ng pitong linggo. Ang ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagbabayad sa sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. Pitong araw ninyo ito ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayo maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa ikawalong araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog.
Salamat sa Diyos. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya
sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng tao na ito? Paano siya makagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng Karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago, si Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito, nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At ayaw mo lang kinalimin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ang lahat ng kahit sa atipan sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling pamayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Kamistahan ako ni San Ignacio ng Loyola, isang paro, isang dating sundalo na nasaktan. Kaya siya ay nabuhay ang kanyang bahagi ng kanyang katawan kung saan ay dahilan ang pagtingin niya sa kanyang pagsusundalo. At doon sa kanyang higaan ay nagkaroon siya ng lakas at panahon ng paghinilay upang basahin ang mga buhay ng mga banal na nagsumikap ng tumugod sa panawagan ng Poong may Kapago. So ganoon din po yung bahagi ng kung saan ay makita po natin sa writing na ito na tayo inaanyaan ng Poong may Kapago na naging katulad ng San Ignacio ng Loyola sa kanyang kabataan. Siya po ay nagtayo ng isang publikasyon na kung tawagin natin ngayon ay Jesuits Society of Jesuits SJ na ang ating Santo Papa ay naging bahagi ng kanyang formative views, yung pagkaunawa ko na tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, marami ng bago ko kay San Ignacio ng Loyola. Pero isang pagbabago na kung saan ay higit niyang naunawaan ang tumalim ang kanyang pananampalataya. Kaya isang bahagi niyo na kung saan ay makita ko natin na yung lahat ng aming pagkilos, isang pagkilos na kung saan ko naunawaan ay tumugon sa pagkaya po ni San Ignacio ng Loyola. Ano yun? Ang mapagbigay ng papuri sa Diyos at majorin glory for the greater glory of God para sa kaluluwang bahagi ng Diyos. At din mo naman palagi natin isipin ano ba yung ating gawain na magiging kalabot-tubod sa arapang araw ng Diyos. Hindi lang ako nung sa ating tayo ay pinangalakpakan ng tao. Hindi lang sa pagkat tayo pinupuri ng tao.
rin makita po natin ang isang pagtugon na magbigay ng papuri sa Diyos. Hindi yung tayo ang nais nating papurihan ng tao. Kaya nga po, bahagin mo ng pagkilos na kinakailangan natin, iba na langin sa harapan ng buong ikapal. Nakatulad mo ni San Ignacio ng Loyola, ay nais niya sa mga ng tao sa isang pamaraan ng buhay na nawain mo natulog sa pagkaya ng buong ikapal. Isang pamaraan ng buhay na kung saan ay magturo na mas maraming kaalaman at tungkol sa ating pananampalataya. Pero hindi sila ako yung mga pagsumikap na ito sa simula pa lamang ng ating pagkilos. Kaano man ito kalaki o kaano man ito maliit, ay ano gagawin natin, ialay natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawa kapag may mga tao ang sumusunod sa atin at magtatanong na bakit ko ginagawa yung kapagin niya, ay hindi ko nawa sa pagkat para tayo ay magsikat at makilala ng ibang tao. Bahagi mo yun kapag po yung ikaw ay gumagawa ng mabuti. Kapag ginagawa pala mo ang iyong trabaho, ay sigurado mo magpapulihan ka ng tao. Kahit na hindi ka magkwento. Kasi kung nakikita nila yung magandang pagkilos na yung ginagawa, ay yung mismo ng tao ang magpapahayag na ito ay ginawa ng tao ito na maging maayos yung kanyang trabaho. O bang ibig siya pakipakinabaran para sa kadakilaan ng Diyos. Para sa kadakilaan ni Yahweh El Shaddai. Hindi para sa ating kadakilaan. Hindi para sa iyong kadakilaan. Ngunit para sa kadakilaan ni Yahweh El Shaddai. Yun po yung pinakamalakas na na kumisan ay sa pag-aakala na buhay natin ay maging malungkot. Sa pag-aakala na talawang walang nakakita sa ating mga magandang ginagawa, ay pag-aakala natin ay maging malungkot na yung ating buhay. Hindi ko, kung talagang tama ang inyong ginagawa, hindi ka pwede maging malungkot. Sa pag-aliwanan po na ang inyong gawain, kahit na yan ay pag-uugas ang minamon ng pinggan at pag-aahain ng mga pagkain sa pagkailan. Ay kapag yan ay ginagawa natin ang mabuti at sabihin natin ito ay para sa kalangan ng Diyos. Para sa kadakilaan ni Yahweh El Shaddai. Yan po yung mga lugar ng pagkilos. Kasi alam niyo po, minsan kapag ang tao ay ginagawa niya ng mga isang bagay, kawala mo ng kanyang pansariling kagustuhan at nawala mo ng Diyos sa larapan, ay sigurado mo magkakaroon ng hindi maayos na pangyayari sa ating gawain at sa pagkakaroon ng natin sa buhay na ito. Bakit? Kuminsan kasi pinahagaw natin kahit na hindi natin trabaho. At utusin po, kahit kuminsan hindi natin hinahagaw ang trabaho, pero kuminsan ang tao gusto niya siya kanya yung credit, siya yung kanyang papulihan. Hindi ho,
Bahagi yun ang isang maliwanag ng pagkilos na kung tinutupunan natin yung ato na ibinibigay ng buong magawa, ay maging maliwanag na ito ay tunay natin na isang kapagpalan ng tawain, may credit man o wala. O kung magbibigay man ng credit, sabihin nyo siya, baka wala nawa yan. Hindi siya pala sabihin na, ay kasi napakagaling ko. Hindi. Napala mo sabihin na yun. Para sa karana ni Yahweh El Shaddai. Para sa kalangalaan ni Yahweh El Shaddai. Kaya kung nakikita na maganda yung inyong trabaho, ay masabi nyo, para sa karangalan ni Yahweh El Shaddai. Kaya, ano man ang buong natin na gawain, ay higit natin papahalagan bakit para sa karangalan ni Yahweh El Shaddai. Para sa karangalan ng ating Diyos. Kasi kung isin po, mas malakas ang puso namin marinig para sa karangalan ko, para sa karangalan ng pamilya ko, para sa karangalan ng mga kasama ko. Diyo, higit na po sa rin makita po natin na para hindi yung makapagpulidyaso yung ating trabaho, yun ang ating pagtunan ng masin. Para sa karangalan ni Yahweh El Shaddai. Sigurado po ituturo sa atin ang tama-tama sa kanilang na ating tinatahak. Siyo po minsan, kung dahil lang sa ating kagustuhan, sa gustuhan sa ating karangalan, ang isang pagkilos ay marami po nating bagay at isa-isang dali natin na akala natin ay mga maliliit at walang kwenta. Pero kung tusin ko ay napakahalaga sa harapan ng ating buong metawa. At sigurado rin po, sa pagkilos natin, alam natin na hindi tayo papalpak kasi alam natin na ito para sa karangalan ng Diyos. Kaya tayo kaya mawis mo tayo ay magiging maingat na hindi tayo gagawa ng mga bagay na magdudulot ng kapangitan at pagkilala sa ating pinaralala na walang iba kundi si Yahweh El Shaddai na ipinahayag sa atin ng kanyang buntong na anak na ating Panginoong Jesu Kristo. Yun po naman, ang makita mo naman, palagi natin sa isip para ito sa karangalan ng Diyos. Sana po, hindi lamang pagkatapos ng nabanggit na gawain, bago pa natin gawin yung isang bagay. Para sa akong tayo nag-iisip, bakit yung gagawin ito? Well, mayroon ka po naman dahilan kung bakit yung gagawa na gagawin ito. Kasi nais mo ikaw ay makapasa sa iyong exam. Kasi nais mo na ikaw ay mapromote sa iyong trabaho para medyo na makikita. Pero huwag natin kalimutan yung pinakamahalaga bakit natin gagawin ito. Huwag natin kakalimutan si Yahweh ang isa tayo na siyang pinakadahilan kung bakit lahat ng ating pagkasumika ay ibinibigay natin sa bagay na ito. Ang sakit na ng ating galing ay huwag natin kalimutan na lahat ng ito ay nanggaling kay Yahweh El Shaddai. Pero sa Ipanghelyo natin narinig, ano nakita ko natin? Hindi kasi nakita ng mga tao na ang ginagawa ni Jesus ay para sa karangalan ng kanyang Ama. Ang inaanap kasi ng tao ay yung isang tao mayabang na nasabi niya na itong lahat na ito ginawa ko ano, gawa ng sarili kong pagkilos.
Kaya hindi siya sinampalatayanan ng kanyang mga kababayan at kanyang mga kasambahayan. Kasi hindi nila nakikita na ito ay isang gawain para sa kalangalan ng ating Diyos. Ay, ito po yung itinog natin sa labo ng kumi kapag. Sa gita ko na ating pagkilos sa sagitan natin yung mga gawain at sa pagtignan na ating pag-aabala ay baka nakakalimutan natin. Kaya po napakalaga yung isang bahagi mo kayo po ay magkakaroon ng panahon. Good morning, offering. Yung pag-aari namin sa Diyos. Kahit na mo, simpleng katalimikan. Magdasal tayo. At sabihin natin, bago natin lahat ng pagkilos, siguro bago tayo ay magtukras o maghilamos sa mata, tumahimik na tayo sa sumandali at sabihin natin, Panginoon, ito po yung mga plano ko ngayong araw na ito. At ang lahat ng ito ay inaalay ko sa iyong karangalan. It could be as simple as that. Pero yun po ay isa ng maliwanag na paghahandog ng sarili at maliwanag na pagbibigay ng pagkilos katulad po ni San Ignacio ng Loyola.
Gusto tayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain ng pinagkalutan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin mo ka ng Panginoon at ipagkahain sa mga kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng kaharalan sa ating kapatid sa buong sa binayang banal. Ang manalangin kayo ka ng aking kalundugod na wala ang mga alay na niyahe. Ngayon si San Ignacio de Loyola ay binubod ni Tarana. Sa ininagalap ng pag-iwang na siya ng batis ng kanang kabanal. Nangyari na huwag kami maging banal na katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawa na ang tayo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa Panginoon. Aas sa Diyos sa inyong puso. Itinas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Dapat ka siya ay pasalamatan. Naman natin ang magpapangyarihan. Muli nga ang marapa. Ikaw ay nanginginig sa piling ng mga banal na tinarap mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang warahan ng arawal at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan niya, nananak mo sa Jesucristo pati ang ibibig ng mga banal na tao sa iyong mga saksi na ang pananalig sa iyong magagalang ng sigarapan. Kaya ay sa mga anghel, sisingawan ng papuri sa iyo nang walang manumpay sa kalahatan, kami magpupuni sa iyo kadakilaan. Thank you.
Kami nagpapasalamat at kami ang minirapala tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Iisinasama namin kami magsasalo-salo sa nawaan ng buo ni Kristo. Ayaw mo po sa pagkakaisa sa pagpagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingali mo yung simpa at nagano sa buong hindi. Pusbusin mo kami sa pag-ibig kayo sa aming Francis. Di mo na yung kultura at ang talagang kapalitan. Tandaanin mo rin yung mga kapatid namin na hindi na may pag-asa sa ibuling magbubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga umama. Kawa ko sila ang patuloy sa iyo at managano. Kawa ko ay napatid ang lahat ng masal sa iyo na iyo na mapas. Iksa ng mga pinagbalilingan ng Diyos. Isa na siya na kanyang esposo, ang mga apostol, sa National Loyola, San Martin Forest. At ang lahat ng mga namuhay dito sa daigdig ng kalibigan sa iyo. Manapag-iwang nawa namin ang magpulis karagal mo sa pangitan ng anak ng aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa lahat ng panagpapulis sa iyo. Diyos ang mga sa Espiritu Santo magpasawala ng mga.
sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan niyo po sa iyo mga kapayapaan. Ang ibinibigay ko sa iyo, tumayan mo nga ng pananampalatay, huwag nga ng mga pagkakasal. Magkalooban ng gabi ng kapayapaan at pagkailisayo sa kalooban, masakang Espiritu sa ako, mga kapasal mo ng mga. Amen.